Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig, nagulanit ang kasuotan at naninikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa Kanya, Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon, gayunmay hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persya, kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming diwasay sa Huda at sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa, nataglay ang habag,
kung tayo may malibing, sa hukay masadlak, muling hinahango niya't binubuhay, walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Do'y ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang. Ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahabagan kayo, at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, "Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo, at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya tumayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na pinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Maupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, tayo po ay pinaalalahanan ng ating mga pagbasa, lalo tigit ng ating mabuting balita ng ating misyon. Hindi lang po ang pari ang dapat na nagpapahayag, ang dapat na nangangaral ng mabuting balita, kundi lahat po tayo. Lalo na, no, kayo po na nagsimba, pagkatapos ng pagdiriwang na ito,
babalik kayo sa inyong trabaho, babalik kayo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga lugar. Ito yung misyon no, na laging ipinapaalala sa atin. Humayo kayo, dalhin ninyo, ipahayag ang mabuting balita. Na kailangan natin muli, no, muli gisingin ang ating mga sarili, gisingin ang ating mga pagkatao, at kamustahin, kamusta po ba ang pagganap natin sa ating mga misyon? Mas kailangan ngayong panahon ng pandemya na tayo po ay magpahayag ng mabuting balita. At yung sinasabi nga natin, no, lagi na tayo po ay magbalik loob sa Diyos. Maganda po yung kwento sa unang pagbasa sa aklat ni Esdras. Ito po yung karanasan niya na sabi nga po dito, dahil dito kami, ang aming mga hari, mga saserdote, ay binayaan ng mabihag, patayin, dambungin, ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. Pero no, sabi dito, no, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan namin, suko sa langit. Na nakakaranas pa rin tayo hanggang ngayon dahil sa patuloy nating pagtalikod sa Diyos. Sa patuloy nating pagtanggi at hindi paggampan sa misyon natin sa buhay na ito. Marami po sa atin, pag tinatanong mo naman, bakit natatakot po sa panahon na kasi natatakot pong mamatay. Pag tinanong mo, bakit ka natatakot mamatay? Eh kasi may misyon pa po ako. At madalas ko rin tinatanong, kailan mo ba sisimulan ang misyon na yan? Ang misyon nating lahat, maging mabuti, dahil ang tinanggap natin sa Diyos, mabuti. At ang kailangan natin ipahayag, mabuti. Kasi wala pong mangyayari kung lagi lang tayong kontento na na, eh, ito lang ako eh, okay na ako, nagdadasal naman ako, nagsisimba naman ako eh, okay na ako niyan. Ngayon po sa mga balita, naririnig natin yung kanya-kanyang pagpapahayag ng kanilang sarili, na kesyo sila po ang kailangan ng bayan, sila po ang mag-aahon na para bang sa tuwing magpapalit tayo, para bang lagi tayong nababaon, kaya kailangan may mag-aahon sa atin sa kahirapan, magliligtas sa atin, no? Naririnig natin yan. Pero sino nga ba talaga ang mag-aahon sa atin? Di ba ang Diyos? Kaya nga, kung gagampanan natin ang ating misyon na nakaugat sa misyon na ibinigay ng Poong Nazareno, na binigay ng Diyos, nakatitiyak tayo, magiging maayos talaga ang buhay natin. Minsan kala natin, hey, wala yan. Hindi natin dapat yan pakialaman. Di dapat natin yan pag-usapan dito sa misa. Pero, di ba, ito yung sagot eh. Lagi tayo naghahanap ng kasagutan mula sa Diyos. Ibinibigay naman ng Diyos, pero ayaw natin tanggapin. Eh, may misyon tayo. Ang misyon natin, dalhin ang mabuting balita. Kaya lang, no, sa tuwing binibigyan tayo ng pagkakataon na baguhin ang ating buhay, ang ating pamumuhay, dinidedma naman natin ang Diyos. Na para bang laging hiwalay ang Diyos sa ating mga desisyon, sa ating ginagawa. Mission natin yung
pumili tayo ng tamang tao na iboboto. Misyon natin na bumoto tayo ng tama. Misyon natin yan. Huwag mong sabihin, eh, vendor lang ako. Huwag mong sabihin na, eh, ordinaryong mamamayan lang ako. Huwag mong mamaliitin ang iyong sarili. Huwag mong mamaliitin ang pwede mong i-contribute sa lipunan. Kasi sa umpisa pa lang, no, bago, no, sabi nga dito, bago niya paalisin yung mga alagad para gampanan ang kanilang misyon, binigyan na sila ng kakayahan, ng kapangyarihan para magampanan nila. Kalakip ang anumang mga pagsubok sa kanilang misyon, matapos nila ito. Kailangan lang talaga natin magtiwala sa Diyos. Yun lang nga, yung part na yun, no? Yung magtiwala sa Diyos, lagi nating isinasantabi. Kasi kung papipiliin ka, magtitiwala ba ako sa Diyos? O yung ayuda na ibinibigay at pangako nitong taong ito? Alin ang mas madalas nating tinatanggap? Alin ang mas madalas nating sinasabuhay? Magtiwala sa Diyos? O yung bayad kapalit ng iyong boto? Ayun, ganyan. Pag mga ganito, ay, boto, ay, naku, boto, wala tayong ano dyan. Ayan. So ito ang resulta natin sa pagwawalang bahala, sa pagtitiwala natin sa Diyos. Malaki pong bagay ito para sa atin. Kung bubuksan lang talaga natin ang ating mga isipan sa mga aral o turo ng Diyos, mababago ang ating pamumuhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging lingkod na magpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong kapanipaniwalang mga saksi. Ang ating pong itutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga Kristiyano naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga yumao naway magbunyi sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagkahanda ng alay ay narito po ang alat at kinapay dala sa altar mo anihoy magiging tunay dugo mo't katawan tatanggapin ngayon magbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Because you are my love.
Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your way. Stay with me, Lord, that I may hear your voices, follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Why me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sanawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ihalay mo po sa Panginoong Diyos siring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kaming maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag,
na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.